pangit, maliit, pagandahin, palakihin. Basta may pera, kaya. Ang tanong, ligtas ba ang cosmetic surgery? Gutom, pikit mata, may solusyon dyan ang mga naghihikawas nating kababayan. Ang kapalit, puri. Mga batang kasambahay, trabaho ang hanap pero sa presinto ang bagsak. Paano ba maiwasan ang maabuso ng amo? Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye kinumpleto. Ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Pango o sarat na ilong, maliit na dibdib, malaki ang mata. Pekas, pilat, marka ng tigyawat, lahat ng yan may solusyon na. Maraming klinika ang nangangako ng ganda ni Eva. Ang tanong, ligtas ba? Ganito ang isang aktwal na liposuction procedure. Hindi biro yung mga ganitong klase ng operasyon. Kaya dapat lang daw na may regulasyon para naman makita kung yung gagawa ng doktor may kakayahan at may tamang pasilidad ba para makaiwas sa disgrasya. Anesthesia pa lang pwede nang magdulot ng sari-saring komplikasyon. Dapat may laboratory exam or clearance before the procedure para sigurado yung pasyente na fit siya for the surgery. Kung di kasi ito gagawin, maaaring magkaroon ng allergic reaction o di kaya'y makomatose pa ang pasyente. Ito naman ang isang breast reduction operation. Masela ng proseso kaya kailangang may medical training ang gagawa nito. Di lang kakayahan ng doktor ang importante, pati pasilidad kung saan ito isasagawa. I prefer to do it here. Kasi kung magka-problema ako while I'm doing it, I can easily call the other doctors. Pero ang eksenang nakuna namin, kakaiba. Sa motel, pwedeng magsagawa ng retoke. Dito daw, yung parang pinigyan, yung hiniwa. Yun ang ayaw. Ang babaeng ito, 30,000 pesos ang singil para pag-injection ng collagen o protinang pang-istruktura sa dibdib. Mura lang ang alok niya kumpara sa 100,000 hanggang 150,000 pesos na breast enlargement kung sa doktor ka pupunta. Pero ito lang ang bit-bit niyang gamit. Isang bote ng collagen na wala pang tatak at isang bote ng anesthesia. Ang pang-injection na dala niya, tila may bahid pa ng dugo. Ganitong klaseng serbisyo ang ikinamatay ni Cindy. 2 taon na ang nakalilipas. Nagpa-home service breast injection din siya sa isang di-doktor. Ayaw nang magpakilala ng pamilya ni Cindy. Based on the autopsy report, it was a nag-react siya dun sa substance na in-inject sa kanya. Nag-collapsean lang, eventually, lahat ng system na bumigay na. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya ng dalagang namatay matapos sumailalim sa breast enlargement procedure. Ilang beses na tayong nabulabog ng ganitong mga balita. Pero ni isa sa mga ahensya ng pamahalaan, walang record ng bilang ng mga biktima. Kung hindi ito nakatala sa ating pamahalaan, paano magkakaroon ng tamang perspektiba tungkol sa problema? Paano makakahanap ng tamang solusyon? Ligtas kaya at may sapat na regulasyon ng industriya ng pagpapaganda?
Next up, Italy. Si Rhea, nasa Eternal City. Nandito tayo sa Wishing Fountain ng Rome. At nakuha ang wish niya. Narating niya ang Vatican, ang Colosseum, at ang siyudad ng Mafia. Pero di siya na homesick dahil sa Little Tondo ng Palermo. At sa Pinoy, Ricky Martin. Nakilala pa ni Iban ang nanay niya sa Cavite. Pero sa pagitan ng magkababayan, may alitan palang nauwi sa Pattaya. Hindi magagawa ng isang tao na normal yun. Dose na sapsap. Pinoy Abroad, Miyerkules ng gabi sa GMA. Marami na ang nabiktima ng mali o ilegal na proseso nito, pero marami pa rin ang gustong magpaganda gamit ang sensya. Ligtas kaya at may sapat na regulasyon ng industriya ng pagpapaganda? Mag-iikot-ikot tayo ngayon, maghahanap tayo ng mga parlor na nag-aalok ng mga servisyong pampaganda, nose lift, liposuction. Surgical facelift. Mula nang mauso ang pagpaparetoke, naglipa na ang mga beauty center. Sa tansya ng Department of Health, may 250 hanggang 300 na ambulatory surgical clinic. Ito ang tawag sa mga klinikang mayroong operating suites kung saan nagsasagawa ng operasyon ng mga doktor maliban sa mga ospital. Di pa kasama dito ang mga beauty parlor na nangangako rin ng mas magandang kutis at katawan. Aakalain mong lahat ito ay na-inspeksyon at lisensyado ng Department of Health. Kung ito po ay ambulatory surgical clinic, sila po ay within our jurisdiction. Yung mga beauty center na wala namang ginagawang ambulatory surgical clinic, hindi po siya within our jurisdiction. Ang mga beauty parlor na nag-aalok ng retoke sa katawan sa pamamagitan ng injection, bahala na raw ang bawat munisipyo. Ito naman ang sagot ng tatlong lungsod na may pinakamaraming bilang ng beauty center ayon sa DOH. Kasi yung beauty parlor, hindi naman inaano yun eh, ni-inspection eh. Karamihan lang doon yung pag may reklamo lang. Frankly speaking, yan hindi namin na mamonitor eh. Kasi pag nag-apply nga rito, hindi na namin natatanong ang mga personnel nila. Pero with that issue that you have a relate to us, I think we will do it. As to whether what is being done inside this clinic is proper and correct, medically speaking, it is not within our authority. Ang tinututukan raw ng DOH ay ang mga ambulatory surgical clinic. Sa ipinakita sa aking listahan, mahigpit ang patakaran para makakuha ng lisensya sa DOH. Sa tinatayang halos 300 klinika sa Metro Manila, 37 lang ang may lisensya. Noong November 2004 lang nagsimulang hinga ng lisensya ang mga klinika batay sa Administrative Order 138. Hindi po kaya parang sabihin na natin, napaka-late naman na bago pumasok sa eksena ang DOH. Hindi naman po late dahil gaya nga po nasabi ko sa inyo, 1994 pa lang ay nire-regulate na namin siya. So, hindi namin kasi sila mapilit dahil voluntary yun eh, yung accreditation. Kaya ngayon na talagang licensure na, obligado talaga sila magparehistro sa amin at magpalisensya. Kaya kung hindi naman sila susunod, ay bibigyan namin sila ng cease and desist order. Pero wala pang naipapasara ni isa ang DOH hanggang ngayon. Meron kaming nakahanda na i-issue pala. Pero for this year, wala po akong ma-recall na nabigyan na namin ng cease and desist order. Ang Professional Regulation Commission ang taga-monitor ng iba't ibang profesyon. Pero bahala na raw dapat ang iba-ibang samahan ng espesyalista kung paano nila babantayan ang mga doktor na nagsasagawa ng cosmetic surgery. Pag dumating sa amin na may reklamo, we still monitor. But we do not monitor them one by one kasi we don't have the personnel to do that. But para bang these are the arms of the PRC, yung specialty society. Pag meron silang nakita, they can sanction their own colleagues through the their society. A breast lift for Pero ayon sa Philippine Association of Plastic and Reconstructive Surgeons, dapat magmula sa gobyerno ang regulasyon. Basta MD ka,
you can practice anything. Unless there is an agency in the government that will regulate the specialties. Wala tayong ganun eh. This is the silicone gel. Tulad ng lahat ng operasyon, peligroso ang cosmetic surgery. We are not working with a piece of cloth or paper. These are live patients. Being a specialist, being certified, being fully trained is not a guarantee that you will not meet problems. Masaklap ang sinapit ni Manuel Maliksi na comatose ang kanyang asawa noong Agosto 2002 habang nagpapa-liposuction at namatay matapos ang 15 buwan. Dito kami kinasal. Ito. Hindi raw niya akalain na ang masaya nilang pagsasama ay magwawakas sa isang trahedya. Kahit ngayon, almost everyday, naisip ko pa rin siya eh. Ang hirap nun, no? Imagine mo, bago lang kayo mag-asawa tapos mawawala siya. Isang panukalang batas ang inihain ni Representative Prospero Nograles para ayusin ang industriya ng cosmetic surgery. Ayon sa House Bill 266, kung hindi doktor at nag-aral ng plastic surgery, di maaaring magsagawa ng operasyon. Dito sa mga liposuction, tummy tuck, itong mga invasive procedures, it should be done by someone specially trained in that field. Kasalukuyang pinag-aaralan sa committee level ang panukala. Pero ngayon pa lang, umaangal na ang mga nagtapos ng pagdodoktor na walang residency sa plastic surgery. Hindi fair eh. Kasi as what I've said, may two organizations yan. So they're more of for the vehicular accidents, mga reconstruction talaga, yung mga nababasag yung mukha. Diyan ang, sa kanila na namin binibigay yan. Pero with our group, sa amin yung mga well patients, yung mga enhancements lang. Hindi naman natin nililimit yung mga practice ng doktor. Ang sinasabi lang natin, kanya-kanyang linya. In other words, kung hindi mo linya ito, huwag mong pasukan. Wala namang masama sa pagpapaganda. Kailangan lang tiyakin na mapagkakatiwalaan ang gagawa nito. Baka sa halip na mas magandang mukha at katawan ang lumabas sa klinika, isang malamig na bangkay ang kailangan namang paglamayan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Batang kasambahay inabuso ng amo sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. Menor de edad pa lang pero wala na sa eskwela at nagsisikap ng kumita ng pera. Di alam ang karapatan, di alam kung saan tatakbo kapag inabuso. Kailan lang isang kasambahay ang niligtas. Mula sa malupit daw niyang amo. Itong nadatnan namin sa opisina ng medical legal ng PNP nung Sabado. Isang batang kasambahay, idinulog ng Visayan Forum. Minaltrato raw ng kanyang mga amo. Mababaka sa mukha ni Ana, hindi niya tunay na pangalan, ang matinding takot. Sa mura niyang edad na 14, namasukan na siya bilang katulong. Sa shelter kung saan siya dinala, ikinwento niya sa amin ang mga pangyayari. Isip ko po magtrabaho para makaahon kami sa hirap. Para makapag-ipon ako ng pera, makapag-aral ako. Hindi niya akalaing bugbog mula mismo sa alagang 8 taong gulang at matinding pagod ang makakaharap niya sa trabaho. Pinapalinis po ako sa bahay nila na gamit yung kaya nasunog po yung balat ng kamay ko. Kinumpirma ng medical legal report ang lahat ng pagmamaltratong dinanas niya. Sugat at pilat ang kanilang nakita sa kanyang braso. Kung tutuusin ay swerte pa si Ana. Si Arlene, hindi niya tunay na pangalan, ay hindi lang bugbog ang inabot sa kamay ng pinamasukan. 16 taong gulang pa lang siya, matindi na ang kanyang pinagdaanan. Kung lasing sila, pinag-tritripan nila ako, inuubaran nila ako. Tapos, noon, kapag naubaran nila ako, binivideo rin ako, pero sa cellphone po. Hindi rin daw naman niya magawang magsumbong.
Hindi na lang po ako umiimik kapag, kasi kung magsusumbong po ako, magagalit sila sa akin. Tapos babalik na rin ako. Anak nila yon, kontra katulong lang ako. Hindi naman daw siya ginalaw ng mga ito, kaya sinasarili na lamang niya ang matinding hinanakit at galit. Tiniis daw niya ang pang-aabuso sa kanya dahil ayaw na niya magtrabaho pa ang kanyang ina bilang magsasaka na nasa Ilocos. Isinama namin si Dr. Nada Ahmad Abutazil, isang child psychologist ng kapanayamin namin ang mga bata. Bagamat magkaiba ang kaso, pareho lang daw tindi ng epekto ng karanasan ng mga bata sa kanilang pagkatao. Malaking pinsala in terms of emotional, okay, yung mental, no? Kasi ang nangyayari, nagiging fearful sila or nagiging anxious, nene-nervyos, o may pagkakataon na di-depress. Yung nagiging depressed na minsan, pag hindi pa natutugunan, may mga ibang bata naman nagiging agresibo. Labag sa karapatan ng mga bata ang magtrabaho, pero napakatagal na itong nakasanayan sa ating bansa, kaya di na gaanong pinapansin. Karaniwan po ito na kasi common dahil nagmumula ito sa problema natin sa kahirapan. Ayon sa NSO, mayroong mahigit kumulang 300,000 kabataan ang namamasukan bilang kasambahay sa Pilipinas. Marami muna sa mga ito, nakakaranas ng kung anong-anong pang-aabuso. Ayon pa sa report na ito na ginawa noong taong 2001, karamihan sa kanila ay nasa edad na 5 hanggang 17 taong gulang. Sa pagtaya ng Visayan Forum, umaabot na ito sa higit 1,000,000 ngayong taong ito. Walang linggo sa buong operasyon ng Visayan Forum na wala kaming natatanggap na kaso ng mga bata at mga kababaihan na nanggaling sa sektor ng kasambahay. Bagamat aminado silang walang tiyak na bilang kung ilan sa mga batang kasambahay ang naabuso, nababahala ang grupo sa mga kasong naidudulog sa kanila. May namatay sa center namin na isang kasambahay. Inabuso siya ng kanyang amo, pinainom siya ng liquid detergent at saka nasunog yung lahat na bituka niya. Kakulangan naman ng batas ang kanilang itinuturong dahilan. Sa labor code, sinasabi din dito na ang kasambahay ay mag-a-administered ng pagbigay ng comfort doon sa mga pamilya. At dahil doon ay hindi dinidefine kung ano ba itong comfort na ito, kaya ano ba ang comfort, no? Kasama ba ang comfort doon sa sexual sa comfort, physical comfort? Sa ilalim ng RA 9231, ipinagbabawal ang pag-iempleyo ng mga batang mas mababa sa 15 taon. Ang parusa sa lumalabag dito, 6 na buwan hanggang 10 taong pagkakakulong o 50,000 hanggang 300,000 pesos na multa. Maari lamang mamasukan ng mga batang 15 hanggang 17 kung may formal na pahintulot ng mga magulang. 14 na taong gulang pa lang si Ana, habang si Arlene, bagamat 16 na taong gulang na, ay namasukan naman ng walang kasulatan. Kung ang kasambahay ay magkakaroon ng problema, kaso at mga pag-aabuso na naranasan, wala siyang matibay na batas na babalikan. Ang batas kasambahay ang itinuturo nilang solusyon sa mga problemang ito. Mayroon tayo isa ngayong panukala, no? Ito yung batas kasambahay na nakasalang sa Kongreso. No? Itong batas na ito, hindi siya perfect. No? Pero nandoon na yung pinaka-basic ng mga kailangan para sana malagay sa tama yung ating relasyon sa ating mga kasambahay. Ngunit mismong Dole ay hindi bilib dito. Kahit na daw may pasa ang batas, kulang pa rin ang ahensya sa mga taong magpapatupad nito. Ang problema natin ay ang labor inspectors natin all over the country ay mga 250 plus lang. Hindi pa nga nila makaya na na-inspect ang ating mga establishments. Habang walang malinaw na batas at pagbubulag-bulagan ng lipunan sa kanilang kalagayan, patuloy na mapapawi ang pangarap ng mga tulad ni na Ana at Arlene. Ako si Oscar Oida at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Ipinagpapalit ng ilang kababaihan ang kanilang puri para sa ilang kilo ng bigas. Minsan, ano lang, kung talagang walang-wala, kahit 1 kilo, gusto ko na. Nagugutom pero walang pera at walang trabaho.
ang resulta, katawan ang ibinebenta. Isang kilong bigas, isang latang sardinas. Puri na ang katapat niyan sa ilang mahihirap nating kababayan. Sa madidilim na sulok ng Metro Manila, gabi-gabi, may mga ganitong eksena. Kailangan pa po ba, boss? Ha? Ilang pa kailangan? Mga tatlo pa siguro. Tatlo pa? Tatlo pa kailangan? Tatag-isa. Magkano daw? Yung 500 yen na nawa. Pero kung minsan, kahit di pera, pinapatos na. Magkaroon lang ng laman ang tiyan. Sa Pampanga, nadiskubre naming may palit bigas. Sa ganitong kalakaran, ipinagpapalit ng ilang kababaihan ang kanilang puri para sa ilang kilo ng bigas. Matapos umabog ang Mount Pinatubo, maraming babae ang napilitang gawin ito. Mairaos lang ang gutom ng pamilya. Mistulang winalis kasi ng trahedya ang kanilang kabuhayan. Si Ella, di niya tunay na pangalan. Sa edad na 25, apat na ang anak niya. Solo niyang binubuhay ang mga bata matapos walayan ang kanyang mister. Batugan daw ito at may mga bisyo pa. Dahil hindi siya nakatapos ng pag-aaral at ayaw niyang magtrabaho ng malayo sa kanyang mga anak, ginamit ni Ella ang katawan bilang puhunan. Yung servisyo niyo, ano po yung binabayaran ng bigas? Siyempre po yung katawan ko. Natural lang po yun kasi di naman bibigyan kundi kamo pagbibigyan. Kadalasan, 5 kilong bigas ang bayad sa kanya. Minsan, kung talagang walang-wala, kahit 1 kilo, gusto ko na. Basta makakain na lang yung anak ko, ganun. 2 taon ding inilihim ni Ella sa kanyang mga anak kung saan niya kinukuha ang ipinapakain niya sa kanila. Pero nagkakaisip na raw ang kanyang mga anak at nagtatanong na. Kaya nagdesisyon si Ella na magbagong buhay. Tulad ho ngayon, nanggugonsilyo na lang po ako. Kasi gusto ko na magbagong buhay mga babaeng anak ko. Siyempre lumalaki na sila, magkakaisip na. Habang panahon ba gagawin mong ganyan. Sinuportahan si Ella ng grupong Amihan, isang samahan ng kababaihang magbubukid. Yung mga willing na magpatulong, bali inihahanap natin ng minsan yung inihahanap natin ng refuge center tapos may counseling kasi yung may mga women's center naman dito sa Maynila na tumutulong doon sa mga kababaihang ganyan. Tumutulong ang Amihan na magkaroon ng puhunan ang kababaihang nagnanais magbagong buhay para sa maliit na negosyo. Ang problema, minsan, bago pa man masimulan o mapalago ang negosyo, ubos na ang puhunan. Nagamit na sa nagkasakit na anak o sa iba pang matinding pangangailangan. May mga umaalis. Kaya lang, pagpanahon na uli ng nagipit na naman. Kaya ang mangyayari sa babae, matutulak siya na pasukin na naman yung ayaw niyang pasukin na trabaho. Kaya tahimik na dumarami ang gaya ni Ella. Sa loob ng compound ng kulungang ito, may mga babaeng nasasadlak din sa pagbebenta ng katawan para lang malamanan ang kumakalam nilang tiyan. Ang kanilang mga customer, mga preso. Palit sardinas ang tawag sa babaeng nagbebenta ng kanyang katawan sa mga preso. Tuwing Biyernes kasi, may rancho na ipinapamahagi sa mga nakakulong. Rancho ang tawag sa supot ng pagkain na may karaniwang laman na sardinas. Dito namin nakilala si Manang Glo, 48 taong gulang pa lang, pero di hamak na mas matanda ang itsura. Biyuda siya at may 3 anak sa probinsya. Dati siyang nagtatrabaho bilang kasambahay para suportahan ang pamilya. Hindi niya kinaya ang trabaho, kaya napilitan siyang umasa sa rancho ng mga preso. Nagpapasa-pasa siya sa iba't ibang lalaki, pero ngayon may kinakasama na siya. Itong napatayo ng kubo sa akin, yan ang nagabuhay sa akin ng pagdala ng rancho.
Si Manang Glo, mistula na ring presong hindi makatakas sa kanyang kinalalagyan. Yun, sabi, dito na lang ka dito sa akin. Buhayon ta ka, basta diyan ka lang sa bahay mo. Pag, para pagdating ko, nandiyan ka rin para makaluto kami ng pagkain. Ayon kay Marion Cabrera ng Institute for Women's Studies, sa papahirap nating lipunan, ang mga babae ang mas nahihirapan. Kasi if you look at it, budgeting in Filipino society really falls under the turf of the women. Once pumasok na yung needs ng mga bata, mas nakakomplicate yung issue. Hindi mo masabing, ay, bukas na lang ako bibili, may papakainin ka today. Hindi raw ibig sabihin nito na mahina ang moralidad ng mga Pilipina. Minsan nasasagad ka, napupush ka dun sa ganung klase ng mga sitwasyon for a lack of opportunities also for yourself. Tumitindi ang pagkapit sa patalim ng ating mga kababaihan. Sa sitwasyon nila, sana mas unahin ang pagtulong kesa paghusga. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jiggy Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporters Notebook.